Our Heavenly Father, God, thank you so much for saving us from eternal destruction. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. And today, this time, we have gathered here to learn the Word of God. At sa araw na ito, kami ay nagkatipo ng sama-sama upang pag-aralan ang salita ng Diyos. So please touch our heart through the Word of the God and engrave your words on our heart. Okay, at pakiusap, buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Tulungan niyo po kami na maunawa ng salita ng Diyos at may ukit ito sa aming mga puso. O Lord, there are some new brothers and sisters here. So please guide all those who are newly saved this time, last time, during the Bible seminar. So that they can dwell in the church well. Kaya, Panginoon, mayroon pong maraming mga bagong mga brothers and sisters. Kaya't pakiusap, tulungan niyo po sila na makapanatili ng maayos dito po sa iglesia. Also, Lord, we are also planning the summer retreat from April 7th or 2-9th. Panginoon, kami rin po ay nagpaplano ng aming summer retreat magmula po sa April 7 hanggang 9. And help us to pray in advance and prepare well so that it will be a time for many lost souls to be saved. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami ng manalangin ng advance at maganda ng maigi upang ito ay maging isang pagkakataon para sa maraming kaluluwa na maligtas. O Lord, if there are some brothers and sisters who are sick among us, please help them to be recovered quickly. At Panginoon, kung meron man sino man sa amin ng mga brothers and sisters na may sakit, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapanumbalik agad ang kanilang kalusugan. If there also there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service because of some various reason, please help them from any devil temptation. At Panginoon, kung meron man po ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito dahil sa iba't ibang kadahilanan, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan nila ng anumang tukso ng Diablo. And we pray in the name of Jesus Christ who love us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Cristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Yeah, let's have a time to greeting. Say each other, good morning. Batiin po natin ang isa't isa. I love you. Do you want a cup of water like that? Gusto niyo ba ng isang basong tubig? I think all of us, almost all of us, they may know the meaning of a cup of water. Marahil yung halos lahat sa atin ay alam yung kahulugan ng isang basong tubig. Okay. Let's open the Bible. Genesis chapter 12, verse 4. Buksan po natin sa ating Biblia, Genesis chapter 12, verse 4. Genesis chapter 12, verse 4. Genesis chapter 12, verse 4. If you find, O lady, pasahe po natin na sabay. 3, 2, 1. Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. So Abram departed as the Lord has spoken to him, and Lot went with him. So we accounted many things in our life. Kaya tayo po, marami tayong mga bagay na hinaharap sa buhay natin. And there are many times when we are worried about what to do and how to do when it is our first experience. At merong mga maraming pagkakataon na tayo ay nag-aalala patungkol sa kung ano yung gagawin, paano ito gagawin kapag naharap tayo sa itong unang beses pa lamang ito sa buhay natin. When we face with such things, it would be very helpful to us if someone who first experienced them would give us advice. Kaya kapag tayo ay naharap sa ganitong mga bagay, napakahalaga, makakatulong na kapag yung isang tao na hingi tayo ng tulong dun sa tao na unang nakaranas ng bagay na ito. Then we can handle it
wisely. Kung gayon, ay mahaharap natin ito ng may katalinuhan. If we have advisor and guidance. Kung mayroon tayong tagapayo sa atin at tagagabay. However, we have been given there absolutely through the Bible as a guided to life. Gayunpaman, ibinigay na sa atin ang lubos na katotohanan, ang Biblia bilang gabay sa buhay. So since the Bible is the correct answer, many problems are solved if we follow God's word. Kaya, dahil ang Biblia ay mayroong tamang sagot sa maraming problema ay malulutas kung susundin natin ang salita ng Diyos. Although God gave us through the Bible the guidance and advisor, but nevertheless, there is a man who did not listen to God's word and follow them. Kahit na, that is who? Lot. Kahit na ibinigay sa atin ng Diyos yung Biblia bilang gabay at payo sa buhay natin, pero meron pa rin mga tao na hindi ito sinusunod. Ito yung taong ito ay si Lot. Although Abraham, he took, bring the Lot, but Lot, he didn't listen the uncle's advice. Bagaman, dinala ni Abraham si Lot, pero si Lot ay hindi siya nakinig dun sa payo ng kanyang tiyo na si Abraham. Especially from Genesis chapter 12, the story of Abraham and Lot came out, both of whom are also giving us very important life lessons. Kaya, lalong-lalo na po mula dito sa Genesis chapter 12, ang kwento ni Abraham at ni Lot ay nandirito po. Pareho sila ay nagbibigay sa atin ng napakahalagang aral sa buhay. Remember, at the time, Abraham and Lot, both were saved and were righteous. Tandaan niyo po ito. Yung parehong si Abraham at si Lot, sila ay mga naligtas at mga matuwid. But their beginning and pursuit, the contents of their life, and the outcome of their lives are very different. Gayunpaman, ang kanilang pasimula at ang kanilang hangarin, ang lalaman ng kanilang buhay at yung kinalabasan ng kanilang buhay ay lubos na magkaiba. So especially, instead of the Abraham's life, we will think about the last life. Lalong-lalo na po, pag-iisipan po natin hindi yung buhay ni Abraham, kundi yung buhay ni Lot. So that's why today, this time, we are going to learn the lesson from the lives of Lot. Kaya nga po, sa araw na ito, lalong-lalo na po, pag-aaralan po natin yung mga aral mula sa buhay ni Lot. First of all, we have to consider, we have to think. Actually, Lot also, he was a righteous man. Saved person. Una muna, pag-isipan natin, si Lot ay isang matuwid at ligtas na tao. So in the Bible said that he was a saved man. So let's have to bookmark here, Genesis chapter 12. Una po, tingnan natin sa Biblia, lagyan niyo po ng bookmark dito na sinasabi na si Lot ay isang taong ligtas. And then, 2 Peter chapter 2, let's see. Tingnan po natin, ikalawang Pedro chapter 2. 2 Peter chapter 2, verse 7. Ikalawang Pedro chapter 2, verse 7. I will introduce you about Lot. So, verse 7, brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. At kung paanong niligtas niya ang matuwid na si Lot, na lubhang na bagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. So, and delivered the righteous Lot. So, in this passage, he referred to Lot as a righteous Lot. Kaya dito po, sa talatang ito, ay tinukoy niya si Lot bilang taong matuwid. But actually, we don't know exactly how and when he was saved, but he was saved. Pero sa katunayan, hindi natin alam kung eksaktong paano siya naligtas at kailan siya naligtas. Pero siya po ay ligtas. Actually, according to the Proverbs chapter 13, verse 20, there is a saying, he who worked with the wisdom man will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Okay, paman, sinasabi sa Kawikaan chapter 13 verse 20, sinasabi doon, ang lumalakad na kasama ng matalino ay magiging matalino rin, subalit ang kasama ng hangal ay mawawasak. As that word,
we can think that he was a saved person while living with Abraham, the man of God. Yeah, gaya ng salitang ito, maiisip natin na siya ay ligtas at habang namumuhay, nakasama si Abraham na tao ng Diyos. Although the Lord, even though he became the righteous, but he has double mind. Pero bagaman, si Lot siya ay naging taong matuwid, pero meron po siyang dalawang kaisipan. Actually, the Bible has a meaning of a people's name there. Sa katunayan, dito po sa Biblia, yung pangalan ng mga tao dito ay mayroong kahulugan. That's why Lot also, the Lot has a meaning of the name, which means hidden and covered and veiled. Kaya dito po yung pangalan ni Lot ay mayroong kahulugan na nakatago, natatakpan, at mayroong tabing. So the meaning of the his name means hidden or covered or veiled. Kaya yung kahulugan ng pangalan niya, nakatago, natatakpan, at tabing. So, that's what I mean. Lot, he was a different person on the outside and inside. Kaya ang gusto ko pong sabihin, si Lot, siya ay magkaibang tao, yung pagkatao niya sa loob at sa labas. It's like the meaning of his name, Lot. He was a person who has something different in his heart, but acting as if he was not. Yeah. Si Lot po ay ang tao na sa loob niya ay magkaiba. At yung kinikilos niya ay parang hindi ganito. So we Christian should not be like a Lot. Kaya tayo po na mga Kristiyano ay huwag tayong maging gaya ni Lot. It's like a Lot. Some people, some brothers, some saint seems to love Lot, Lord God, outwardly, but love the world more in their heart, hidden heart. Sa katunayan, yung ilang mga Kristiyano, para bang iniibig nila ang Panginoon sa panlabas, na subalit iniibig sa panloob, parang iniibig nila yung Panginoon, subalit sa panlabas, mas iniibig nila ng higit ang sanlibutan. And some Christian, some saint seems to live for the Lord on the outside, but living according to their own idea or their own judgment. Yung ilan naman na mabuhay na parang iniibig nila yung Panginoon sa panlabas, subalit nabubuhay naman sa kanilang sariling ideya at sa kanilang sariling panghusga. Like Lot, even though he followed the Abraham, but some Christian to fear God, seems to fear God, but they do not listen to God. Kaya ni Lot na kasama siya ni Abraham, yung ilang mga Kristiyano para bang natatakot sila sa Diyos, subalit hindi naman sila nakikinig sa Diyos. And certain the Christian to love the church of the God, but they do not try to belong to church. Yung ilang mga Kristiyano para bang iniibig nila yung iglesia ng Diyos, subalit hindi naman nila sinusubukan na maging makibahagi dito. So some seems to love the brother and sister, but their heart does not. Yung ilan, para bang iniibig nila yung mga brothers and sisters, subalit sa kanilang puso ay hindi. But remember, all of us, we have to remember, there is something we must know, means people cannot be deceived by their appearance, but God is never deceived. Subalit, meron tayong dapat na tandaan dito. Yung mga tao, pwede nang madayain yung ibang tao sa panlabas na anyo. Subalit yung Diyos ay hindi. It's like Lot. However, if he live with a long heart to the end, he will eventually face great discipline from the God. Kaya, gaya po ni Lot. Kaya siya, sa huli, ay makakatanggap ng napakalaking disiplina mula sa Diyos. We have to learn through the last life. So if we have a long heart, we will have to put it out in front of God and in fellowship and fix it. Kaya kung meron po tayong gaya ng maling puso na gaya ni Lot, kailangan po nating ilabas ito sa harapan ng Diyos at sa fellowship at ayusin ito. Actually, anyway, Lot, even though he followed Abraham, but he has double mind, and he loved the worldly things. Kaya si Lot po, bagaman, sumunod siya
kay Abraham, subat meron siyang dalawang kaisipan at mas higit niyang inibig ang makamundong bagay. He didn't change. He didn't try to change their long mind. That's why eventually he got a lot of the God's discipline. At hindi niya binago yung kanyang isipan at sa huli, nakatanggap siya ng napakaraming disiplina mula sa Diyos. So today we will learn about the last life. Kaya ngayon po ay pag-aaralan natin ang patungkol sa buhay ni Lot. Okay, let's see the Colossians chapter 5. Let's go. Galatians chapter 5. Now we are learning the last life. Ngayon po ay pinag-aaralan natin ang buhay ni Lot. Galatians chapter 5 verse 24. Galatians chapter 5 verse 24. Let's read together. 3-1. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Yesus ang laman na kasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. That's why those who want to follow Jesus Christ, they have to crucify, they have to throw our worldly things and worldly mind. Kaya, yung mga tao na nais na sumunod kay sa Kristo, kailangan nilang itapon yung kanilang makabundong kaisipan at mga ideya. But Lot, he didn't throw. Pero si Lot po, hindi niya itinapon ito. Just as the umbilical cord is cut first when the baby is born. Isn't it? So we must eventually cut off the worldly gatherings and God is not pleased with. Kaya nga, kung paanong yung puso na ay pinuputol muna kapag ang sanggol ay pinanganak, dapat din nating kaagad na putulin ang ating mga makamundong mga pagkasamahan at kung saan hindi ito nalulugod ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? After we were saved, we have to cut off our worldly gathering. Pagkatapos meeting and everything. Maligtas, kailangan nating putulin yung pakikisama natin sa mga sa mundo. According to the God's commandment, those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Kaya, ayon dito sa utos ng Diyos, at ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ng masamang pagnanasa. You understand? Naintindihan niyo po? The crucified flesh means the true Christian should not drink alcohol. Yeah. Yung ipinako, ibig sabihin nito, yung mga tunay na Kristiyano ay dapat huwag uminom. Or so cut off, stop to smoking. At itigil na yung paninigarilyo. Isn't it? Di po ba? Although it is not stated in the Bible, it heard that the health of our bodies, the tempting of the Lord. Bagaman hindi ito binanggit sa Biblia, pero ito ay nakakasama sa kalusugan ng ating katawan na templo ng Panginoon. So even unbelievers think it bad for Christian to smoking and drinking. Maging ang mga hindi mananampalataya, iniisip nila na masama para sa Kristiyano ang uminom at manigarilyo. Even gambling also. At maging yung pagsugal. Do you have a lotto ticket in your wallet? Meron po ba kayong lotto ticket sa ano ninyo, sa wallet ninyo? That's why we will have to live in a true state in the Lord's church. Kaya nga dapat po tayong mabuhay sa tunay na katayuan sa iglesia ng Panginoon. So Christian covered up in a veil are not worthy before God. Kaya nga, yung mga Kristiyano na natatakpan ng tabing ay hindi po karapat-dapat sa harapan ng Diyos. But Lot was a man who was covered up in such a veil. Subalit si Lot, siya ay isang tao na natatakpan ng tabing. Anyway, today we are going to learn about Lot. Yeah. Pag-aaralan po natin ngayon ang patungkol kay Lot. It's like the meaning of his name. However, rather than changing his life, there are those who hide their long mind like Lot.
gaya po ng kahulugan ng kanyang pangalan. Gayunpaman, sa halip na baguhin ito, may mga tao na itinatago yung kanilang maling kaisipan na gaya ni Lot. So let's go back. Genesis chapter 12. Balikan po natin. Genesis chapter 12. Although they started Christian lives as the righteous, but in result is totally different. Bagaman, nagpasimula sila sa buhay na matuwid, subalit yung resulta nito ay lubos na ibang-iba. Verse 4, chapter 12 verse 4. Chapter 12 verse 4. So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. Kaya umalis si Abram ay sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Actually, if we read the Bible, Genesis chapter 11, Terah begot Abram and Nahor and Haran. Sa katunayan, kung titignan po natin sa Genesis chapter 11, makikita po natin doon, si Terah ay ipinanganak si Abram, si Nahor, at si Haran. So, Abram has a sibling brother, two more the elder brothers. Kaya meron pang kapatid na dalawa, si Abram. Actually, Lot was Haran's son. Sa katunayan, si Lot ay anak ni Haran. So, he was Abram's nephew. Kaya pamangkin siya ni Abram. And Haran, the father of Lot, first died in Ur, Chaldea. Subalit si Haran, na siyang tatay ni Lot, ay unang namatay doon sa Ur ng Chaldea. Since then, it seems that Abram lived in Haran with his father, Terah's Lot. Kaya nga po, si Abram ay namuhay na kasama si Haran, nakasama yung kanyang ama na si Terah at si Lot. And there, the Terah lived and died 205 years old. At pagkatapos si Terah ay nabuhay at namatay ng merong 205 taong gulang. Because last father will die, that's why the Abram, he took the Lot. At dahil namatay yung tatay ni Abram at ni, kaya nga, kinuha ni Abram si Lot. That's why last life recorded comes from Genesis chapter 12 verse 4. At yung buhay ni Lot ay naitala po dito mula sa Genesis chapter 12 verse 4. As like you, he started Christian life with Abraham. Gaya po ninyo. As righteous. Gaya po ninyo si Abraham, si Lot ay nagpasimula ng buhay niya na matuwid kasama ni Abraham. But his story began with following Abraham, but his start is a little disappointing. Kaya yung kanyang pasimula ng kwento niya ay kasunod, sumusunod siya kay Abraham. Subalit nakakadismaya dito. So, Abraham followed the Lord God. Actually, Abraham followed the Lord God, but Lot followed Abraham. Sa katunayan, si Abraham sumunod sa Panginoong Diyos. Subalit si Lot ay sumunod kay Abraham. Actually, it's very important. Listen. Yep. Napakahalaga po nito. Abraham followed the Lord God. Si Abraham, sumunod siya sa Panginoong but Diyos. Lot followed not Lord God. Abraham means subalit human. Si Lot, sumunod siya kay Abraham. Hindi po sa Diyos. Ibig sabihin, sa tao. Do you understand? Maintindihan niyo po? So, Abraham followed the word of God, but Lot followed man. Si Abraham, sumunod siya sa salita ng Diyos, subalit si Lot, sumunod siya sa tao. So, why are you attending church? Bakit ba kayo dumadalo sa church? In order to follow the word of God, or because of your family, your father, your mother, because of your parents? Dahil ba gusto ninyo sumunod sa salita ng Diyos, o dahil sa tatay ninyo, sa pamilya ninyo, sa nanay ninyo? So the starting is a little disappointing. Yeah. Yung panimula niya ay medyo nakakadismaya. Actually, the true Christian is a man who obey and follow word of God, not follow people. Sa katunayan, ang tunay na Kristiyano ay ang taong sumusunod sa salita ng Diyos at hindi sa tao. You understand? That's why we must correct the life of following the people to the life of following the word. Kaya nga, dapat po nating itama
ang buhay na sumusunod sa tao, sa patungo sa buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. That's why we must always return to standard of faith to the Word. Kaya nga, dapat po tayong patuloy na bumalik sa standard o sa pamantayan ng pananampalataya natin ang salita ng Diyos. And then we are learning the Word of God every Sunday. At pinag-aaralan din po natin ang salita ng Diyos sa bawat linggo. We must learn the Word of God well and live our Christian life with God's clear standard of faith. At dapat po nating pag-aralan ang salita ng Diyos ng maigi at mamuhay sa ating buhay Kristiyano na mayroong malinaw na pamantayan ng Diyos ng ating pananampalataya. And also, we have to show our righteousness. We are right example of life. Not only in front of God, but also in front of other brothers and sisters. Gayun din, dapat nating ipakita yung ating tamang halimbawa. Yung buhay na halimbawa natin, hindi lamang sa harapan ng Diyos, kundi maging sa harap din ng ibang brothers and sisters. I mean, we have to show the truth that we are following the Word of God, not man. Kaya dapat na ipakita natin yung katotohanan na tayo ay talagang sumusunod sa salita ng Diyos at hindi sa tao. Anyway, this is because a person with weak faith, see and follow the word and action of those who are around him. Sa katunayan, dahil sa kahinaan ng pananampalataya ng taong iyon, kaya nga, tumitingin siya at sumusunod sa salita at kilos ng mga taong nasa paligid niya. That's why, through our action, we must prove by our action that we are not following people but those who follow word in the church. Kaya nga, dapat po nating patunayan sa pamamagitan ng gawa natin na tayo ay hindi sumusunod sa tao kundi mga taong sumusunod sa salita sa church. That's why the Lord, He didn't follow the word of God. Just He followed the human, Abraham. Kaya nga si Lot, hindi siya sumunod sa salita ng Diyos. Sumunod lamang siya sa tao na si Abraham. That's why one day he gave up to follow Abraham. Kaya nga isang araw, sumuko siya. Tumigil siya sa pagsunod kay Abraham. And then, as like the meaning of the last name, he hide his true heart before Abraham. At gaya po ng kahulugan ng kanyang pangalan, itinago niya yung kanyang tunay na nasa loob ng puso niya sa harap ni Abraham. As like his name, meaning of his name, he is a veiled man, as like meaning of his name. Gaya ng siya taong natatakpan ng tabing na gaya ng kanyang kahulugan ng kanyang pangalan. Why did the Lord hide his heart before God, before Abraham? Bakit ba tinago ni Lot yung kanyang puso sa harapan ni Abraham at ng Diyos? Because he loved the worldly things. Dahil worldly life. Iniibig niya yung mga makamundong bagay, makamundong buhay. Kasi one day he decided to separate from the Abraham. Kaya nga, isang araw, nagpasya siya na humiwalay kay Abraham. Let's see. Tingnan po natin. Genesis chapter 13, verse 2. Genesis chapter 13, verse 2. In the end, there was an incident in which what was in Lot's heart was revealed. Sa huli po, ay may isang pangyayari na kung saan ang puso ni Lot ay nahayag. If we read Genesis chapter 13 verse 2, we can find out why Lot wants to separate from Abraham. At kung babasahin natin ito dito po sa Genesis chapter 13 verse 2, malalaman natin kung bakit naghiwalay si Lot kay Abraham. Look verse 2. Abraham was better rich in livestock, in silver and in gold.
Sabi po dito sa verse 2, at si Abraham ay napakayaman sa hayop, pilak, at ginto. So according to the Bible says that Abraham was very rich. But Abraham was not the only rich man. Abraham was rich, but also Lot also buried. Was richer. Sabi sa Biblia, si Abraham ay napakayaman. Subalit, hindi lamang si Abraham yung mayaman, kundi maging si Lot din. Brothers, sisters, verse 5 hanggang 7, shall we read together? 3, 2, 1. Si Lot ay sumama kay Abraham, ay mayroon ding mga tupa, baka, at mga tolda. Hindi makayanan ng lupain na sila ay manirahang magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari. At nagkaroon ng pagkatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang Ferezeo ay nanirahan noon sa lupain. Likewise, although Lot was not as rich as Abraham, but he seems to have been quite rich. Kaya, bagaman si Lot ay hindi siya kasing yaman ni Abraham, pero siya ay mukha rin mayaman din. At the time, in particular, there are servants. Last servant has quarreled with each other over the issue of raising livestock. Lalong-lalo na po, yung kanilang mga lingkod ay nagtalo patungkol dun sa usapin ng pagpapalaki sa kanilang mga hayop. So Abraham, at that time, Abraham and Lot, they heard there are the servant, they fought each other. At nang sandaling iyon narinig ni Abraham at ni Lot na kanilang mga lingkod ay nagtatalo-talo. At that in common sense, if that happened, actually, supposedly, Lot has to reveal his servant. Don't fight each other. Diba? Common sense na kapag narinig ni Lot yung ganitong pangyayari na yung kanilang lingkod ay nagtalo-talo, dapat ay sinaway niya siya na huwag na silang magtalo. Why? Why Lot has to reveal to the servant? Don't fight. Why? Bakit kinakailangan na sawayin ni Lot yung kanyang mga lingkod na huwag mag-away? Actually, Lot, because he received a lot of the grace, favor from Abraham. Dahil si Lot, nakatanggap siya ng maraming bagay mula kay Abraham. But he keeps silent. Pero nanahimik lang siya. Why? Bakit? Lot had a different hidden heart. Dahil mayroong nakatagong bagay doon kay Lot. And on the contrary, he seems rather unhappy with Abraham. At sa kabaligtaran, para bang hindi na siya masaya kasama si Abraham. Because of that incident, Lot decided separate from Abraham. Dahil sa pangyayaring iyon, si Lot ay nagpasya na humiwalay kay Abraham. Look, verse 8. Tingnan niyo po sa verse 8 hanggang 9. That's why Abraham said to the Lot, let's separate. Kaya nga, sinabi ni Abraham kay Lot, maghiwalay na tayo. Verse 8 hanggang 9, pasay po natin na sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagkatalo. Maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. So Abraham said that because they were brethren, so there should be no quarrel. Kaya sinabi ni Abraham na dahil sila ay magkapatid, kaya nga dapat wag silang magtalo. So Abraham told Lot to find a good place, pasture, and live himself. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot na humanap ng mabuting pastulan at humiwalay na lang siya. And he told Lot to make her choice first. At sinabi niya kay Lot na siya muna ang pumili. Lot, if you want to separate from me, you choose first good place. Lot, kung gusto mong humiwalay sa akin, pumili ka muna ng mabuting lupain. But the problem is leaving Abraham is like leaving God. So because God was with Abraham. Pero yung problema, yung paghiwalay kay Abraham ay gaya ng paghiwalay sa Diyos dahil ang Diyos ay kasama ni Abraham. So then, of course, Lot should have punished his servant first, shepherd, and told Abraham,
I realized I don't want to separate with you. At pagkatapos, si Lot ay dapat na pinarusahan ng kanyang mga pastol at sinabi kay Abraham na hindi ako hihiwalay sa iyo. Uncle, don't tell me separate. I will follow you continuously. Sabi niya, dapat sinabi niya, Tiyo, huwag mong sabihin sa akin na humiwalay. Magpapatuloy ako na kasama ka. You understand? Naintindihan niyo po? To follow you means to follow the word of God. Ang sumunod sa iyo, ibig sabihin ito na sumunod sa salita ng Diyos. But Lot, he didn't say like that. Pero hindi ganito yung sinabi ni Lot. Instead of said to the Abraham, I will not separate. Please don't tell me like that. Instead of that, as soon as possible, as soon as Abraham told him to leave, he lifted his eyes to find good place. Kaya, sa halip na sabihin niya sa tiyo niya na hindi ako iiwalay, sa oras na sinabi sa kanya yon ni Abraham na ubiwalay, itinaas niya ang kanyang ang paningin at humanap ng mabuting lupain. You understand? Naintindihan niyo? Because Lot has double mind. Dahil merong dalawang kaisipan. Lot seems to have a thought that if he was with Abraham, he couldn't get more richer. Si Lot, inisip niya na kung siya ay kasama pa rin ni Abraham, ay hindi siya magiging higit na mayaman. Lot, he had a lot of fortune, but he wanted to raise more. Si Lot, marami na siyang ari-arian, subalit gusto niya pa na magkaroon pa ng higit. So he eventually left Abraham for his own success. At sa huli, iniwan niya si Abraham para sa kanyang sariling tagumpay. So first chapters, 13, verse 10 hanggang 11. Verse 10 hanggang 11. So let's read together about the last decision. Basahin po natin ang patungkol sa pasya ni Lot. 10 and 11, let's read together. 3, 2, 1. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at tatanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubuy ang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon. Gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Zoar, ito ay bago winasak ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Verse 11, kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan at si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. What is the problem, brother and sister? Ano po yung problema dito, brothers and sisters? Actually, Lot left Abraham for his own success. But the bigger problem was that he left God who was with Abraham. Si Lot po, iniwan niya si Abraham para sa kanyang sariling tagumpay. Subalit yung pinakamalaking problema dito, iniwan niya ang Diyos na kasama ni Abraham. In order to become success, he choose, there is Sodom and Gomorrah. Sa halip, para sa kanyang sariling tagumpay, pinili niya yung Sodoma at Gomorrah. And as you know already, the Sodom and Gomorrah, God decided to judge it. Kaya na alam na po ninyo, ang Diyos, nagpa siya ng hatulan. Hukuman yung Sodoma at Gomorrah. Lot has double mind. Si Lot po ay mayroong dalawang kaisipan. That's why Lot did not raise his eyes to see the Lord and eternal heaven, but he's seeing what is on his earth that will disappear. Yeah. Si Lot, hindi niya itinaas yung kanyang paningin upang makita ang Panginoon at ang mga walang hanggang langit. Subalit, tumingin siya upang sa mundong ito at doon sa mga bagay na mawawala rin. That's why from now on, let's think about the last problem of faith. Kaya ngayon, pag-isipan natin, ano yung problema sa pananampalataya ni Lot? So, Proverbs chapter 17, verse 24. Tignan po natin, Kawikaan, chapter 17, verse 24. From now on, let's think about last problem of faith. Kaya ngayon po, tignan, pag-isipan po natin yung problema sa pananampalataya ni Lot. Proverbs chapter 17, verse 24. Let's read together. 3, 2, 1. Ang taong may unawa ay humaharap sa karunungan, ngunit nasa mga dulo ng daigdig ang mga mata ng hangal. Wise is in the sight of him who has understanding, but the eyes of the fool are on the earth.
on the ends of the earth. So it means Lot was a fool who put his eyes on the earth. Kaya nga, si Lot po, hangal siya na idilagay ang kanyang mata sa dulo ng lupa. Even though he got the great opportunity to become the more good righteous man, but he did not progress from seeing people to seeing the Lord. Bagaman, nagkaroon siya ng pagkakataon na masigit na maging matuwid sa Panginoon ng Diyos, subalit hindi ito nagpatuloy dahil lumingin lamang siya sa tao at hindi sa Panginoon. That's why the Lord, he was hiding it, but he eventually appeared. Kaya itinago lamang ito ni Lord, subalit sa huli, ito po ay nahayag. How about you? Paano naman kayo? What do you raise your eyes to see nowadays? Para sa ano itinataas ninyo ang inyong mga paningin upang makita? What do you raise your eyes to see? Para sa ano ninyo itinataas ang inyong mata upang makakita? Perhaps, are you not living putting your eyes on the earth? Kayo ba ay hindi nabubuhay na inilalagay ang inyong paningin sa lupa? It's like the Lord. If you do, you will eventually lose everything. Kung ganito po kayo, sa huli, kayo ay magiging gaya ni Lot na nawala ang lahat ng bagay. Actually, we must lift our eyes to see things that are eternal and worthwhile. Sa katunayan, itinataas natin ang ating mga paningin upang makita ang mga bagay na walang hanggan at mahalaga. Because he has the double mind. He loved the world things also. Dahil siya ay mayroong dalawang kaisipan, kaya siya rin po ay iniibig ang mga makamundong bagay. In order to become success, that's why he went finally, he moved to Sodom and Gomorrah. Dahil gusto niya na maging matagumpay, kaya nga sa huli, siya ay pumunta sa Sodoma. After separate from Abraham. Matapos na humiwalay. That's why let's go back to Genesis chapter 13. Let's go. Balikan po natin, Genesis chapter 13. Genesis chapter 13, verse 12. Verse 12. Eventually, he reached the Sodom and Gomorrah in order to success. Siya ay lumipat, nakarating doon sa Sodom at Gomorrah para sa tagumpay. Verse 12, let's read together. 3, 2, 1. Nanirahan si Abram sa lupain ng Kanaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng Libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. And Sodom and Gomorrah castle where last entered was a place with many problems. Yeah. Yung lugar, yung kaharian ng Sodoma at Gomorrah, kung saan pumasok si Lot, ay ang lugar na mayroong napakaraming problema. In verse 13, look, verse 13. Tignan din po ninyo sa verse 13. Shall we read together? 3, 2, 1. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. And 20 or so, let's read together. At sa verse 20. 20. Genesis chapter 13, verse 20. 18? Oh, sorry. 18. 20 means chapter 18, verse 20. Chapter 18 po, verse 20. Tingnan din po natin. Chapter 18, verse 20. Chapter 18, verse 20. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomorrah ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. And let's see one more, chapter 19, verse 13. At isa pa po, chapter 19, verse 13. Chapter 19, verse 13, 3, 2, 1. Sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. Likewise, Sodom and Gomorrah were sexual degraded in this castle. So that's why the Lord God decided to destroy there. Dahil yung Sodoma at Gomorrah ay talagang talagang talamak yung sexualidad doon. Kaya nga yung Panginoon ay nagpasya na nalipulin sila. But Lot, even though he was a righteous man before when he were followed the uncle Abraham, but he, in such a place, Lot entered for his own success. Pero bagaman si Lot
na taong matuwid at nung pasimula na kasama niya yung si Abraham, subalit siya ay pumasok sa ganitong lugar para sa kanyang sariling tagumpay. But first time, it seems that from the beginning, Lot has no intention of entering Sodom and Gomorrah. First Pero nung una, parabang wala siyang intention na pumasok doon sa Sodom at Gomorrah. But more and more, he continued to search for a better place, and gradually, he moved to Sodom and Gomorrah. Ngayon pa man, nagpatuloy siya na humana para sa mabuting lugar o lupain, at paunti-unti, lumipat siya sa Sodoma. Isn't it? Likewise, in this way, greed for the world darkens our spiritual eyes. Gaya po nito, yung kasakiman para sa sanlibutan ay nagpapadilim sa ating espiritual na mga mata. And keeps us away from God and lead us to deeper and deeper place in sin. Ito yung naglalayo sa atin mula sa Diyos at nagdadala sa atin sa mas higit na malalim na lugar ng kasalanan. Likewise, God commands us, do not love the world or the thing in the world, in the world. Inutusan tayo ng Diyos na huwag nating ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. In particular, looking at what is happened in the world as these days, it is clear that the last days God spoken of. Lalong-lalo na po, kung titignan natin kung ano yung nangyayari sa mundo natin sa mga panahon ngayon, ito ay malinaw na ito na yung huling panahon na sinabi ng Diyos. Brother, sister, remember, success become richer. Success has no meaning in the world that will perish in the future. Mga brothers and sisters, yung tagumpay, yung kayamanan, ay walang kabuluhan sa sanlibutan na ito na mapapahamak, mawawasak din naman sa inaharap. Do not desire to become richer or success. Huwag po ninyong nasain na maging mayaman at maging matagumpay sa mundong ito. You understand? Naintindihan niyo po? Actually, we must live a heart as a Christian, good Christian. But it is foolish to live with a vain dream. Kaya nga, dapat tayong magsikap na mabuhay bilang Kristiyano at kahangalan kung mabubuhay tayo sa ganitong mga walang kabuluhang mga panaginip. So finally, God disciplined the Lot. At sa huli, dinisiplina ng Diyos si Lot. So God does not allow these beloved children to leave Him and live in the sin of the world in vain and evil. Ang Diyos, hindi niya pinapahintulot sa kanyang minamahal na mga anak na iwanan siya at mamuhay sa kasalanan at sa sanlibutan at sa walang kabuluhan at sa kasamaan. Remember, the Lord God disciplined such Christian and bring them out through the God's discipline. Tandaan niyo po ito. Didisiplina ng Panginoon yung ganitong mga anak niya at inilalabas sila mula doon sa pamamagitan ng disiplina. So Lot also, it was the same with Lot. Kaya ito po ay pareho rin kay Lot. God may not know who the true guide, comforter, and the one to rely on the through discipline. Ipinaalam ng Diyos kay Lot kung sino ang tunay na gabay, taga-aliw, at yung tao na dapat niyang asahan sa pamamagitan ng disiplina. But I mean, through discipline, God made Lot to know who are true guiders. Ang gusto ko pong sabihin, sa pamamagitan ng disiplina, ipinaalam ng Diyos kay Lot kung sino yung tunay na tagagabay. So from now on, let's see the God's discipline to the Lot. Genesis chapter 14. Ngayon po, tingnan natin yung disiplina ng Diyos kay Lot. Genesis chapter 14. Genesis chapter 14, verse 11 hanggang 12. 11 hanggang 12. Actually, Lot, he was very rich. But God took his all property. Sa katunayan, si Lot ay napakayaman, subalit nalis ng Diyos lahat ng kanyang ari-arian. Genesis chapter 14, verse 11 at 12. Let's read together. 3, 2, 1. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari at pagkain ng Sodoma at Gomorrah at saka umalis. Dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abraham at na nakatira sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y umalis.
Last everything he pursued was blown away in an incident. Yeah. Lahat ng bagay na nakailot na hinangad niya ay hinipan lang. Parang hinipan lang ng isang sandali. So actually, we may think that we have gained much from this earth. But when the Lord blow away, everything is blown away in an instant. Marahil, isipin ninyo na nakamit na ninyo, nakuha na ninyo ang napakaraming bagay sa mundong ito. Subalit kapag hinipan ito ng Panginoon, lahat ng bagay ay mahihipan ng isang saglit lang. Let's see, Haggai. Tingnan po natin, Haggai. Haggai po. Before, after Zephaniah. Pangatlo po sa huli, sa lumang tipan. Before Zechariah, Malachi, before the Haggai. Haggai po. Page number? Haggai, chapter 1. Haggai, chapter 1. 1398 po, page 1398 sa lumang tipan. Haggai chapter 1, verse 3. Haggai chapter 1, verse 3. Haggai chapter 1, verse 3. Then the word of the Lord come by Haggai, the prophet, saying, Verse 6, verse 5, hanggang 6. 5 and 6, brother, sister, share really together. 3, 2, 1. Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nagasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. And verse 7, thus saying the Lord of hosts, consider your way. Please look back your life. And then, verse 9, brothers and sisters, verse 9, also let's read together. 3, 2, 1. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti. At ang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nanatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Likewise, Lot has double mind. Still, he loves the worldly things. That's why one day he revealed his hidden heart and he decided to separate Abraham to become more successful, richer. Gaya po nito, si Lot ay mayroong dalawang kaisipan. Kaya nga, sa huli, dahil sa pangyayaring iyon, nahayag yung kanyang puso at ninais niya na humiwalay kay Abraham dahil gusto niya na magkamit pa ng mas higit pa. Let's imagine, if he followed continuously Abraham, he no need to get the God's discipline. Kaya, isipin po natin ito. Kung patuloy lang na si Lot ay sumunod kay Abraham, marahil hindi siya nakakuha ng disiplina ng Diyos. But last everything he pursued was blown away in an instant. Subalit lahat ng mga bagay na nakaay Lot ay hinipan ng Diyos ng isang saglit, isang iglap. Cousin, brothers and sisters, now there are also we have to think, we can think about thought this appearance. Yeah. Mga brothers and sisters, tayo rin po magagawa nating pag-isipan ang ganit ang pangyayari. We have to think one more. Magagawa nating pag-isipan ang isang bagay pa. It means because only one person, only Lot, because only Lot, only one person. That's why only one person's sins can cause great suffering, even his
family. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ito po ay magdudulot ng labis na pagdurusa sa kanyang pamilya. You understand? Naintindihan niyo po? Because only one person, last long choice, made all of a lost family suffer. Dahil po sa maling pagpili ni Lord. Kaya dahil dito, yung kanyang buong pamilya ay nagdusa. If you choose the long way, you have think, because of your long choice, your family, your relative, your neighbors also, they will get the same suffer. Kaya pag-isipan din po ninyo, dahil sa inyong maling pagpili, ang inyong pamilya ninyo, mga kamag-anak ninyo, sila rin ay magkakaroon ng labis na pagdurusa. Actually, we are learning about last story. Tayo sa katunayan ay pinag-aaralan po natin yung kwento ni Lord. So through this incident, the Lord intended to make Lot understand it and turn him back to the Lord. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, ang nais ng Panginoon ay ipaunawa kay Lot ang bagay na ito at bumalik sa Panginoon. So the Lord reached out to helping hands to Lot. Kaya yung Panginoon ay nagbigay siya ng kanyang kamay upang tumulong kay Lot. Through Abraham. Sa pamamagitan ni Abraham. So Abraham, Abraham had 318 soldiers who were raised and trained at home. Si Abraham, mayroon po siyang 318 mga kawal na sinanay. Actually, that time, when Abraham heard that the Lord has been taken away, so he went after him as far as Dan with his army and brought everything back. Subalit, nang marinig ni Abraham ang patungkol kay Lot na siya ay dinalang bihag, siya ay pumunta kahit na napakalayo doon hanggang sa Dan, kasama yung kanyang buong hukbo at ibinalik ang lahat. It means, after Lord God gave discipline to Lot, and after Lot changed mind, and through Abraham, God gave Lot again a lot of property. Kaya pagkatapos ng binigay ng Diyos na disiplina kay Lot, ay pagkatapos na magbago yung kanyang kaisipan, ay dinala ng Diyos si Abraham upang baguhin yung kanyang isipan at pagkatapos ay binigyan ulit siya ng maraming mga ari-arian. So, let's see. I show you verse 14 hanggang 16. Balikan po natin sa Genesis. Remember, after God disciplined someone and God must recover them again. Kaya, nang pagkatapos na magbigay ang Diyos sa disiplina, ay pinapanumbalik niya sila ulit. Verse 14 hanggang 16 together, let's read together. Genesis chapter 14, verse 14 hanggang 16. Basahin po natin, 3, 2, 1. Nang marinig ni Abraham na nabihag ang kanyang kamag-anak, pinangunahan niya ang kanyang 318 mga sanay na tauhan at ipinanganak sa kanyang bahay, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. Kinagabihan, siya ay nagpangkat-pangkat laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at sila ay kanilang ginapi, at hinabol sila hanggang sa Hoba na nasa hilaga ng Damasco. Verse 16, at inuwi niya ang lahat ng pag-aari, gayon din si Lot na kanyang kamag-anak, at ang kanyang mga pag-aari, at ang mga kababaihan, at ang taong bayan. So God delivered him through Abraham. Kaya iniligtas siya ng Diyos si Lot sa pamamagitan ni Abraham. God saved the Lot. God gave everything again through the Abraham. But Lot did not go back to God. Iniligtas ng Diyos si Lot sa pamamagitan ni Abraham at ibinigay ulit sa kanya ang lahat ng bagay. Subalit si Lot ay hindi bumalik sa Diyos. Lot did not change in mind again. Hindi nagbago yung isip ni Lot. Perhaps he did not realize why the incident happened to him. Sa katunayan, hindi naunawaan ni Lot kung bakit nangyari ang bagay na iyon sa kanya.
So he continued to stay in Sodom and Gomorrah continuously. Kaya nga, patuloy siyang nanatili doon sa Sodom at Gomorrah. Not already, his eyes were very dark spiritually already. Dahil sa katunayan, yung kanyang spiritual na mata ay napakadilim na. So from this figure of Lot, we need to learn. Sa mula sa anyo na ito ni Lot ay kailangan nating matuto. It's like a lot. However, if we stayed in that sins without turning back, there will be continued discipline from God continuously. Okay, Paman. Gaya ni kung gaya ni Lot, tayo ay mananatili sa kasalanan iyon nang hindi bumabalik sa Diyos, ay magkakaroon ng patuloy na disiplina mula sa Diyos. What I mean, after when we got God's discipline, as soon as possible, we have to turning back. We have to return. Kaya ito po yung gusto kong sabihin. Kapag natanggap natin yung disiplina ng Diyos, sa lalong madaling panahon, kailangan nating baguhin yung kaisipan at bumalik sa Diyos. Can I catch a question? Tanong. Have you ever experienced to receive? Have you ever experienced to receive the God's discipline? Naranasan niyo na po ba na tumanggap na ng disiplina mula sa Diyos? Yeah. Please answer if there is no. Have you experienced? Pakitaas po ng kamay nang wala pang naranasang disiplina ng Diyos. Please answer if there is, I do not have experience God's discipline. Pakitaas po ng kamay kung hindi ko pa naranasan ang disiplina ng Diyos. Okay, there is no one. Walang sino man. Let's think, why God gave you the God's discipline? Pag-isipan natin, bakit binigyan kayo ng Diyos ng disiplina? Through the discipline, God wants you to turn back away. Yes, it's possible. Dahil sa pamagitan ng disiplina ngayon, nais ng Diyos na kaagad na bumalik kayo sa Kanya. But Lot, he didn't. Pero si Lot ay hindi siya bumalik. Return. After he received God's discipline, great discipline, and through the Abraham, God saved him. He got back every property again. But Lot, continuously, he once stayed Sodom and Gomorrah. Sa pamagitan ng kanyang malaking disiplina, iniligtas ng Diyos si Lot sa pamagitan ni Abraham at naibalik ulit sa kanya lahat ng kanyang ari-arian. Subalit si Lot, patuloy siyang natirahan doon sa Sodom. Remember, as like Lot, if we do not return and change it, you are something long mind, as like Lot, we will get more great discipline from the Lord. Tandaan niyo po ito. Kung hindi rin tayo manunumbalik, hindi kayo babaguhin yung ating maling kaisipan, kaya ni Lord, patuloy na makakatanggap kayo ng disiplina. It is wisdom that we turn back to the Lord quickly after we got God's discipline, when we have the opportunity. Sa katunayan, ito ay karunungan na tayo ay bumalik agad sa Panginoon kapag tumanggap tayo ng disiplina kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. But Lot, he didn't change mind. Pero si Lot, hindi siya nagbago ng kanyang kaisipan. From now on, really, let's think about the life in last life in Sodom. Kaya, ngayon po, pag-isipan natin yung buhay ni Lot doon sa Sodoma. So what was the last life like a Sodom? Kaya, ano ba yung naging buhay ni Lot doon sa Sodoma? Actually, appearance, he was a successful life in Sodom. Sa katunayan, sa panlabas na anyo, siya ay matagumpay doon sa Sodoma. Just looks like he was a successful life in Sodom. Just appearance like that. Kaya yung kanyang panlabas na nyo, siya ay mukhang matagumpay na tao. So Lot lived a successful life in his own way by the standard of the world. Si Lot ay nabuhay ng isang matagumpay na buhay sa kanyang sariling paraan sa pamagitan ng pamantayan ng sanlibutan. So, Genesis chapter 19, verse 1. Tingnan po natin, Genesis chapter 19, verse 1. After separate from the Abraham, he looked like the richer. Became richer. Matapos niyang humiwalay kay Abraham, para bang mukha na siya naging napakayaman na tao. Verse 19, chapter 19, verse 1. Genesis 19, verse 1. Brother and sisters, let's read together. 3 to 1. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na. Si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila at iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. Yeah. Likewise, last life was successful life
in his own way by the standard of the word. Gaya po nito, yung buhay ni Lot ay matagumpay na buhay sa kanyang sariling pamaraan sa pamagitan ng pamantayan ng sanlibutan. But let's check more detail his life. Pero tingnan po natin ang higit na detalyado yung kanyang buhay. Actually, the Lot, his life, he suffered greatly from the sin of the Sodom. Sa katunayan, yung si Lot, siya ay labis na nagdusa sa mula sa kasalanan ng mga Sodomita. Why? Bakit po? Lot may have success in Sodom, but while with them, he had to see and hear their sin daily. Bakit po? Si Lot, marahil ay nabuhay siya ng matagumpay doon sa Sodoma. Subalit, habang kasama nila, siya nakikita niya, naririnig niya yung kanilang mga kasalanan araw-araw. That's why it hurt his righteousness soul and suffered great pain. Kaya nga dahil dito nasaktan yung kanyang matuwid na kaluluwa at nagdusa ng labis na pasakit. Actually, Lot did not to be troubled in the Sodom and Gomorrah, but had to come out quickly after he got the God's discipline and participate in the holy work of the Lord. Sa katunayan, si Lot, dapat na hindi na siya nahirapan pa doon sa Sodoma at Gomorrah. Dapat na lumabas na siya kaagad at makibahagi sa banal na gawain ng Panginoon. Actually, that was an act of wisdom, but Lot did not change it continuously. Very stubborn. Ito po ay karunungan. Subalit si Lot ay hindi niya ito ginawa. Napakatigas ng ulo niya. That's why in life, when we see the last life, looks like appearance, he looks like success, but he lost trust in people close to him. Kaya sa katunayan, kung titingnan natin yung kanyang palabas na anyo, mukha siyang matagumpay sa kanyang buhay. Subalit, nawalan siya ng pagtitiwala sa mga tao na kasama niya. Lot, he lost trust in people close to him. Si Lot, nawalan siya ng tiwala dun sa mga tao na malapit sa kanya. So, when Lot preached the gospel, people, the angel appeared to told Lot that the city of Sodom was about to be judged. Pagkatapos, yung anghel ay nagpakita kay Lot at sinabi sa kanya na yung lungsod ng Sodoma ay hahatulan na. For example, the angels, they told him, Lot, to get out of the city with his people quickly because of the destroy. Sinabi ng anghel doon kay Lot na lumabas na doon sa lungsod kasama yung kanyang sambahayan dahil wawasakin na, hahatulan na yung kanyang lungsod, yung Sodoma. When Lot heard the warning from the angel, and Lot went to the son-in-law and warned him that Sodom was going to be destroyed and asked them to leave quickly. Kaya nang marinig ito ng ni Lot yung babala mula sa mga anghel, kaagad siya na pumunta sa kanyang mga son-in-law at nagbigay ng babala sa kanila na yung Sodoma ay wawasakin na. Kaya sinabi niya sa kanya na umalis sila kaagad doon. Brother, sister, let's see. When Lot warned to son-in-law, let's see the son-in-law's answer to him. Kaya tignan po natin nung sinabi ito ni Lot sa kanyang mga son-in-law. Tingnan po natin. Chapter 19, verse 14. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi, tumindig kayo, pagsialis kayo sa lugar na ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. We have to get out, and we have to get out of this place because God decided to destroy this city. So let's go outside, get out of this place. Even though the Lord warned the two son-in-law, but they say, they answer to the Lord, he seems to be jerk. Don't kidding me like that. Bagaman, nagbigay ng babala si Lot na tumindig kayo,
Magsialis kayo sa lugar na ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ng bayan. Subalit, yung mga manugang niya, akaya lang, sa akala nila, nagbibiro siya. Sorry. Let's think, brother and sister. How can the father-in-law's word be regulated as a joke by his son-in-law? Why? Pag-isipan natin ito, mga brothers and sisters. Paano yung mga manugang ay inisip na yung salita ng kanilang father-in-law ay biro? Please answer to me, brother and sister. Sagutin niyo po ako, brothers and sisters. Even though Lot warned to the son-in-law, that time, Lot, where was he in? Where is he? Where was he? Nung nagbigay ng babala si Lot, nasaan ba siya? Can you understand? Naintindihan niyo po? Actually, Lot also, he didn't obey the word of God. Sa katunayan, si Lot, hindi rin siya sumunod sa salita ng Diyos. Inside of son-in-law, Lot also, his action, his deed, he didn't obey, he didn't follow word of God. Dahil sa paningin ng kanyang mga manugang, yung gawa o kilos ni Lot ay hindi rin siya sumunod sa salita ng Diyos. Actually, Lot's son-in-law were those who saw Lot up close. Sa katunayan, yung mga manugang ni Lot, sila yung mga tao na nakita ng malapitan yung buhay ni Lot. Actually, when they saw Lot, Lot's life, not the life of someone who believed in the Lord God and had hope from heaven. Sa katunayan, yung manugang ni Lot, tingnan nila si Lot, yung buhay ni Lot ay hindi gaya ng buhay ng taong sumasampalataya sa Panginoon at mayroong pag-asa sa langit. Can you understand? Naintindihan niyo po? Even though Lot, he started one, two family, let's go, get out of this place. God decided to destroy this place. But they didn't listen. Why? When they saw Lot's life, he is not a man like a righteous. Kaya nga, bagaman, nagbigay ng babala si Lot na lumabas sa tayo sa bayan at dahil wawasakin ng Diyos ang lugar na ito, pero hindi naniwala. Bakit? Dahil nang tingnan ng mga manugang ni Lot yung buhay niya, hindi siya gaya ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Can you understand? Naintindihan niyo po? Yes, think. You have to think first. Why you cannot evangelize well? Pag-isipan po ninyo, bakit hindi kayo makapag-evangelize ng maigi? You have to think, why they do not listen my evangelize, my saying? Pag-isipan ninyo, bakit hindi sila nakikinig sa pag-evangelize ko, sa sinasabi ko? They will not listen not only my word. They will observe your action, your life. Hindi sila makikinig lamang sa inyong salita. Tinitingnan nila ang inyong kilos at ang inyong gawa. You understand? Naintindihan niyo po? Remember, because only one person is a wrong decision. Not only that, it also ruined the life of his family. Hindi lamang po dahil sa maling pagpili ng isang tao, hindi lamang yun. Dahil dito, sinira yung buhay ng kanyang buong pamilya. Not only Lot, but also it was ruined the life of his family. Hindi lamang si Lot, kundi sinira din ito yung buhay ng kanyang pamilya. Let's think about Lot's wife also. Pag-isipan natin yung asawa ni Lot. Because of her husband's wrong decision. Dahil sa maling pag-desisyon ng kanyang asawa. Lot's wife. Let's read verse chapter 9, verse 26. Basahin po natin yung chapter 19, verse 26. Because of his wrong Christian life, his stubbornness, because of his double mind, Lot's wife became pillar of salt. So, verse 26, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Lot's wife looked back and became a pillar of the salt when the seed of Sodom was judged. Kaya nga, yung asawa ni Lot ay naging haliging asin. Kailan po nung hatulan ng Diyos yung lungsod ng Sodoma at Gomorrah?
And let's imagine, let's think about the last two daughters. At pag-isipan disko natin yung dalawang anak na babae ni Lot. Actually, and the last two daughters, he has two daughters. So last two daughters embraced the culture of Sodom and sinned, sexual and immoral. Sa katunayan, yung dalawang anak na babae ni Lot, tinanggap nito yung kultura ng Sodoma at ang kasalanan dito, yung sexualidad at ang moralidad. Because their parents stayed in Sodom and Gomorrah, that's why his daughter also, they sinned, sexual and immoral. Kaya nga, dahil yung kanyang mga magulang ay tumira doon sa Sodoma at Gomorrah, kaya nga, dahil doon, sila rin ay ginawa nila yung kasalanan na sexualidad. Do you understand? Naintindihan niyo po? Immediately after he got the God's discipline, immediately if he returned and he get out of there, his two daughters also, they able to get married with unrighteous men, not in the Sodom and Gomorrah, like that. Kaya nga, matapos niya matanggap yung disiplina ng Diyos, kung umalis siya kaagad doon sa Sodom at Gomorrah, yung kanyang dalawang anak na babae, marahil ay nakapag-asawa din ito ng matuwid na tao. In the beginning, because of the last hidden heart, double mind. Because of that reason, his two daughters, they live were also completely ruined. Yeah, nung pasimula, dahil sa kanyang dalawang kaisipan na natatago sa kanyang puso, sa huli, yung kanyang dalawang anak na babae, yung buhay din nila ay lubusang nawasak. From now on, let's think about the last end. Let's think about. Ngayon po, pag-isipan natin yung katapusan ni Lord. Actually, Lord left Abraham first and ignored the word of Lord's discipline. Sa katunayan, iniwan ni Lord si Abraham at binaliwala ang disiplina ng Panginoon. And he lived in the city of Sodom and Gomorrah and filled with greed and sinful in the world. At tumira siya doon sa lungsod ng Sodoma na puno ng kasakiman at kasalanan sa sanlibutan. And there he was in a position of success in his own way. At doon, siya ay nasa posisyon ng tagumpay sa kanyang sariling paraan. So perhaps he also made a lot of money at that time in Sodom and Gomorrah. At marahil, kumita rin siya doon ng maraming pera sa Sodoma at Gomorrah. So those around him may have envied Lot's wealth and honor. At marahil, yung mga tao na sa paligid niya ay naigit dahil sa kayamanan at karangalan ni Lot. But eventually, when Sodom was destroyed, Lot lost everything of himself. Subalit sa huli, nang ang Sodoma ay winasa, lahat ng bagay na nakay Lot ay nasira, nawala. Nowadays, we are watching the news, the earthquake in the Turkey. Ngayon ay napanood po natin sa balita yung lindol sa Turkey. You understand? Naintindihan niyo po? So anyway, finally, he became the shameful the salvation people. Sa huli, siya ay naging kahiyahiya na taong ligtas. Why? Because of his hidden heart. Dahil sa kanyang nakatagong puso. Because he is the double mind. Dahil sa kanyang dalawang kaisipan. Instead of change, instead of follow Abraham continuously, he have own idea. Mind. Sa halip na magbago, sa halip na sumunod ng patuloy kay Abraham, meron siyang dalawang kaisipan. Only that simple reason, there are all life, including there are the family also, they ruined their whole life. Dahil sa ganitong napakaliit na dahilan, yung kanyang buong pamilya at kanilang buhay ay lubos na nawasak. And one more, but there is something really sad, more. Pero mayroon po ditong bagay na talagang nakakalungkot. Lot did not reach unto Abraham until the end. Despite such an incident. Si Lot ay hindi siya bumalik kay Abraham hanggang sa huli sa kabila ng ganitong mga pangyayari. You understand? Naintindihan niyo po? Until the end, he did not reach unto Abraham. Hanggang sa huli,
Hindi siya bumalik kay Abraham. That is a very, very big problem. Yan po yung napakalaking problema. He was truly fooled. Siya ay talagang lubos, nahangal. Why God recorded about the story of Lot's life? Bakit tinala dito ng Diyos, isinulat ng Diyos ang patungkol sa kwento ni Lot? We have to be less like Lot. Dahil maaari rin tayo maging gaya ni Lot. Through the story of Lot's life, God warned us, don't be like that. Sa pamagitan ng kwento ni Lot, nais ng Diyos na huwag tayo maging gaya ni Lot. Unfortunately, until the end, fine, God didn't return to Abraham. Sa kasamang palad, hanggang sa huli, si Lot ay hindi siya bumalik kay Abraham. Still, until now, among us, some brothers and sisters still, they didn't go to church. Maging sa panahon din natin ngayon, yung ilan sa mga brothers and sisters natin na hindi pa rin bumabalik sa church, still, do not go to church. Hindi pa rin pupunta sa church. Because they are own idea. Dahil sa kanilang sariling own idea. Life. Dalawang kaisipan. To be success, to enjoy the worldly things, is like a lot, still they do not go to church. Para maging matagumpay, para sa ma-enjoy ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, kaya nga hindi sila bumabalik sa church. If they do not return, and if they do not repent, they will get more great discipline again. Kung hindi sila babalik, kung hindi sila magsisisi, sila ay makakatanggap ng mas higit na maraming disiplina. Totally, their Christian life became the ruin. At yung kanilang Christian life ay lubos na masisira. What shall we do? Ano yung gagawin natin? It is my question. Ito yung tanong ko. Before finish Sunday sermon. Bago matapos ang Sunday what sermon. What should we do? Ano yung dapat natin gawin? We have to become like Abraham. Dapat tayong maging gaya ni Abraham. Don't be like the Lot. Huwag kayong maging gaya ni Lot. We have to go and we have to save them. Dapat natin silang puntahan at iligtas sila. Please follow us. Please stay in the church. Pakiusap. Sumunod ka sa amin. Pakiusap, panatili ka sa church. Am I right? Tama po ba? Can you understand? Naintindihan niyo po? What are you doing now? Ano yung ginagawa ninyo ngayon? We have to save our beloved brothers and sisters. Kailangan nating iligtas yung ating from mga minamahal na brothers and sisters. Isn't it? Mula sa Sodom at Gomorrah. Only left 1 month, the summer retreat. Isang buwan na lamang po yung natitira para sa ating summer retreat. What should we do? Ano yung dapat nating gawin? Don't attend the summer retreat you alone. Wag lamang kayo na mag-isa ang dumalo sa summer retreat. Go. And we have to say, beloved our brothers, sisters, and family, it's like the Lot. Humayo kayo at iligtas natin yung ating minamahal na brothers and sisters at yung mga pamilya ninyo na hindi paligtas. If we do not try to save to our beloved brothers and sisters, they will not return as like Lot. Kung hindi ninyo ililigtas yung ating mga minamahal na brothers and sisters, hindi sila magbabalik gaya ni Lot. Isn't it? Di po ba? After separate, cell group 2 and 3 and 4, last year, cell group 1, brother sister left. Kaya matapos na humiwala yung ating church. Cell group 2, 3, 4, cell group 1 na lang yung naiwan dito sa church. Do you know, nowadays, our church member, how many? Alam niyo po ba kung ilan na lang yung bilang natin ngayon? Brother, sister. Yung mga brothers and sisters natin? Only 100. Nasa 100 na lang. Lest we participate, lest we join the summer retreat, not only 100. How many? Yeah. 200. Dumalo tayo sa summer retreat, hindi lamang 100, kundi dapat 200. Can you catch my point? Entindihan because our church member only left 100 after separate circle 2 and 3. This way, one by one, we can bring only one person. If we can bring only one person each, we can bring 100 double like that. Kaya dahil isanda na lamang po tayo matapos humiwala yung cell group 2 at 3 natin, kaya nga, bawat isa sa atin, kung magdadala tayo ng isa, eh magkakaroon ulit tayo ng isandaan pa. So can you bring only one newcomer? Makakapagdala ba kayo ng kahit can you evangelize one person? Isa, bawat isang tao? Can you bring is like a lot? Like, makapagdadala ba kayo na gaya ni Lot? Can you do that? Magagawa niyo po ba yun?
able to do? Magagawa po ba? Or not? O hindi. Anyway, it's up to you. Nasa inyo po yun. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, God, who love us and save us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal at nagligtas, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasan. O Lord, among beloved our brother sister, there are some brother sister as like a lot. Panginoon, sa amin mga minamahal na mga brothers and sisters, meron pong sa kanila na gaya ni Lord. So they left the church after they were saved, and they live as like a lot in the world. Kaya pumalis sila, gaya ni Lord, pagkatapos nilang maligtas at nabuhay sa mundo na gaya ni Lord. Although they don't know, but we know, we knew, Lady, if they do not return the church, word of God, their Christian life will be ruined. Bagaman hindi nila nalalaman, subalit nalalaman namin na kapag hindi sila nagbalik, ang kanilang Christian life ay masisira. Through the story of the lost Lot, we want to be the Abraham. So we will try to save the beloved our brother sister who left the church. Kaya, gaya po ni Abraham, nais po naming iligtas yung aming minamahal na brothers and sisters na gaya ni Lord. At madala sila pabalik dito sa church. So Lord, we want to join the summer retreat, not only 100 person, and double the 200 person. So please help us to evangelize, to beloved our family and relative and beloved one. At Panginoon, nais po naming dumalo sa summer retreat, hindi lamang 100, kundi 200. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na ma-evangelize sa aming mga pamilya, mga kamag-anak, at mga minamahal na tao, Panginoon. Now today we learned the last story. So, O Lord, we will stay in the church as like Abraham. Panginoon, ngayon ay pinag-aralan po namin ang kwento ni Lord. Kaya, Panginoon, kami po ay mananatili sa church na gaya ni Abraham. So please bless our Christian life forever, ever. At pakiusap, pagpalain mo po yung aming Christian life magpakailanman. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesus Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Thank you.